Plant Exodus, mga Lodi. So ito ang ating bagong NFT play-turn game na i-feature at i-review ngayong araw. Real talk and honest review from Jeff the Vlog. So huwag kayong bibitaw at didiscuss natin ito in layman's term, ang kanilang white paper, team behind this, at lahat ng dapat nating malaman, ano, mga Lods. Kung bago pala sa ating channel, nga pala, ang Jeff the Vlog ay naghahatid ng mga new NFT play-turn games bago nyo ito pagsimulan, ano, or bago nyo laruin. Dapat malaman muna natin ang lahat ng mga informasyon dito, of course. At naghahatid din tayo ng mga potential tokens kung gusto nyo mag-invest, scalping, spot trading, nandito po sa channel natin. Meron po tayong mga potential tokens like ASTR, Jasmine, Oki, mga current, ano. Pero again, nagbabago-bago po ang mga potential tokens nito. Depende po doon sa pag-hype, ano. Pagkayo kasi scalper or trader, may mga nakahype kasing tokens at dapat alam nyo kung kailan kayo papasok at hindi. Doon naman sa mga traders yun, mga Lods. And also, before we move forward, we have our scholarship pa rin sa NFT Shootout, mga Lods. NFTshootout.com. Isa siyang football, my goalkeeper, striker, at dito wala kayo lalabas. 50 to 55% ang makukuha ng scholar. Malapit na pong i-release ang game. At may demo po yun sa website nila. Punta po kayo sa description ng aking video nito. Nandyan yung link ng website. At yung link po ng pag-register sa scholarship ay nandun din po. Direct link po. Huwag po sa website kasi pang global po yun. Ano? Doon po sa aking description. At pakilagay ang Jeff the Vlog or Jeffrey kung saan yung narinig ang about NFT Shootout. Okay? So, maraming salamat. And now, let's move forward sa plantexodus.com. Let's navigate the website first. Now, they have marketplace here, mga Lods, sa taas. Staking, of course, pwede mag-stake. Land, tokenomic, and more. Dito may community, white paper, career, and contact. We will check those things later on. Okay, sa mga gusto magpa-shoutout sa comment section, ano, lahat isa shout natin. May channel kayo, pwede yan para mapalago natin ang YouTube channel nyo or mga personal shoutouts or mga katanungan. So, meron ditong characters. The main characters of the game are evolved plants. Ang halaman, ang bilis, ano, wait lang. Evolved plants, which consciousness, language, and magic. Okay, tapos merong enemies which continuously threaten, bully the plants. Ayun, paikot-ikot. Anong bilis? Alright. So, ganyan siya, mga Lods, ano? Parang ang cool niya. Gusto ko i-play yung sa YouTube, pero baka copyrighted. So, wag na, ano? Meron silang $1 million reward. Wow. Ano yan? Laki, no? Okay. Million dollar tournament. May breeding. Okay. Battle. Affiliate program. Ano? Sali kaya tayo dito. Pag may nahanap tayong link, lalagay ko sa description box, ano? Tulungan niyo ako. Alright, so let's move forward. Anong meron dito? Bandang ibaba. Game economic model. Okay. Sharing economic model for you, for me, for all of us. So meron ditong 5.4% plant exodus incentive PXO, siguro token to, HOA. Okay, ganito yung parang flow chart or chart niya, no? Incentives, users, game universe, okay. Revenue. So, ganyan. Meron siyang ano. May roadmap tayo. So, we're done with, of course, Q1 of 2021. Ito ngayon ay Q2 na. Pumasok na April, May, June nga po. Hanggang June ang Q2. Tribes Arena. Player versus player. Upgrade ng plant hero. Burn NFTs. Scholarship. Aba, may scholarship program sila, ano? So, doon sa sinabi ko kanina, ibang NFT game point ito, meron din silang scholarship program. Pero, titignan natin kung kailan yan kasi Q2 yan, ano? Hanggang June po yan. New maps, new bosses. Ang aabangan natin sa Q3 is 1 million USD tournament. Wow, yun. Kaabang-abang yun, mga Lods, ano? Item NFTs collection, upgrade, burn, and crafting new. Yun kasi maganda, mga Lods, sa isang laro, yung may burning mechanism para mabalance ang economy ng laro. Hindi siya marag pull o hindi mawala ng funds, ano? At ang Q4 hanggang December po yan, tournament, team versus team po siya.
Land, new maps, new bosses. Tapos may Q1 ng 2023. Matagal pa yan, ano? Next year pa yan. Mga partners sila, marami rin. Starpunk, Tradecoin, Downmaker, UG Ventures, Megala, ayan, so on and so forth. Then, ito yung team. Ito yung gusto ko sa team kasi may mga pictures. Though may mga Nguyen dito or mostly naman Vietnamese. Marami naman kasing Vietnamese games. So, wag naman natin isara ang ating door pag nakarinig tayo ng Nguyen, ano, or Nguyen. Pero, wala nga Nguyen, ano? For Tan Tran Trong. Ayun, meron si Tran Nguyen Dan. Sa American kasi parang ang banggit nila sa Nguyen ay Nguyen. Alright, so Nguyen Men Wang An, ang CEO founder. Hindi siya clickable, so wala siyang naka-attach na or naka-link na social. But then again, nakikita natin yung picture nila. Hopefully, merong social para diretso na doon sa kanilang Twitter, Facebook, or LinkedIn, ano, para makita natin bio nila. Okay. Again, mga lords, dapat pag-aralan natin may ating mga pag-iinvestan, ano, sayang naman ng pera, pero you're here because you are brave enough. We know naghahanap kayo ng mga NFT player and games. Pero ingat-ingat lagi. Plant Exodus. Ayan, meron na tayo ditong white paper. Okay, umikot lang siya pabalik. So, ang staking coming soon. Ang land is coming soon. Ang tokenomics ay hindi siya clickable. Ang marketplace ay hindi pa clickable, ano? Wait lang, refresh natin. Wala pa. Puro coming soon po sila, no? At ito, meron tayong community dito, Discord, Telegram. If you want to join their Discord, Telegram, Medium, Facebook, Twitter, just click that one and then pasok kayo dyan para malaman yung mga constant updates, ano? At meron silang for career. What is for career nila dito? Hindi pa rin siya naman clickable. So, I hope... And we know mag-update pa rin naman yung website. So, don't forget to follow our channel kasi magpa-follow video rin tayo dito sa Plant Exodus. Ito yung contact nila, nandito rin. So, parang marami pang coming soon, ano? White paper. Okay, check natin mga lads ang white paper nila, ano? I limit my video, ano? Mga, ano lang, hindi ko pinapatagal lang ganun katagal, more than 15 minutes ngayon para hindi masyadong dragging at hindi masyadong mahaba rin, ano. Kasi hindi naman madidiscuss naman natin sa ganun kaikling oras, ano. Alright, so they have this video here, but let me check kung may sound, ano. Ayan, i-mute na lang natin yung audio para hindi siya copyrighted. Tignan natin kung ano ba trailer na to. Kung exciting ba. Sa trailer pa lang, makikita mo na kung exciting or hindi yung game, ano. And Plant Exodus. Mukhang magandang graphics niya, no? Okay. Mushroom na bahay. Ano ba yan? Characters. Ready. 3, 2, 1. May counter. So, 5v5 siya. So, para siyang... ano talaga? Team, ano? Okay. So, ganyan siya mga lods. Card game rin to, no? Card game nga ba? So, habang pinapanood nyo, no, didiscuss ko, non-fungible token took off 2021. Okay, so parang kwento lang yan about NFT, ano. So, yan. Yung boss siguro, ito yung boss na, ano. Pero ang cool naman ng graphics nila. Hopefully, ganun din sa pinaka-game na, ano. Alright, so ang vision nila is to build from the ground up with selectively designed ideas perfectly align with the blockchain economy and play and earn model DAO. Okay, yada yada. Mahaba yan. So, story. Yan. Basahin nyo na lang dyan. Kasi, ano naman yan? Kwento lang naman about saan nagsimula. Yung roadmap kanina. Basa natin siya. Okay. Journey to the Promised Land. Chapter 2. The Promised Land yung Chapter 2. Characteristics of Plant Exodus. Ayan, may video na naman dyan.
Oh, baka ito rin kanina, no? In the world of Plant Exodus, the nine ancient tribes exist in the old growth forests with different endowed talents. Auto-generation technology will create massive number of types of heroes which assures the uniqueness of each or for each NFT users. So may tribes po ano, shampoo yan. Shroomis, high magical attack po siya, resist debuffed. What is this? Leafis, high physical attack, critical siya. Rubblers, high HP, fast hit point recovery. Hit point mind help. Trappist, poisonous attack. Rakis, HP recovery support buff. Spikies, damage reflection. Bloomies, Tubbies, Sparklies. For is ano. Okay. Kapi-kapi mo na kayo dyan, mga lods. Stats. Health, HP, physical attack, pat, magic attack, mat, physical defense, speed F, magical defense, MDef, speed. Rarities po natin ay may mga percentage from common, which is white, 50%, uncommon, green, 22%, rare, blue, 14%, rarer, a super rare, violet, 8%, legendary, orange, 4%, mythical, red, 2%. Elements from fire, water, earth, dark, light, classes, warrior, tank, and mage, mga lodi. So may battle rules tayo, mayroon tayong iba't ibang mode. Mode auto battle, manual battle, turns is 30 turns, per battle. Formation 3x3 active. Heroes in combat minimum 1, maximum 5. Supportive heroes in combat minimum 0, maximum 5. Speed 1 to 3 minutes per battle. Speed up times 2 in auto battle. My skill rules po tayo. Type active, passive. So yan nandyan po lahat yan ano, information. My player versus environment mode, the dangerous adventure. Okay. PvP mode, the tribe arena. Clan War Tournament po to. Ito yung may pa-premio, ano? $1 million daw. The Last Man Standing. Parang laki naman ng $1 million. Ano? Breeding and Generation. Okay, may breeding rin mga lods. Two Plant Heroes plus Peace. Ang gagamitin po yung token na Pixo or Hoa. Equals max 5:5 new Plant Hero po siya. Yung Pixo is Plant Exodus pala yun. And Hoa is pang burn. Okay. So, marami tayong nalalaman dito ano, sa white paper. Ito, ano? Gusto ko yung next scholarship program. Maraming nag-aabang dito, ano? Scholarship program and job market. Scholarship program, kung gusto nyo mga lords magsimula, maglaro sa Plant Exodus nang walang kinagastos na pera, or if simply don't have enough resources, ang laro pong ito ay meron daw silang scholarship program, tinatagalog natin ano. Libre po siyang laruin to maximize the benefits of all participating parties. Kung paano, scholarship applicants will be able to hire idle assets such as plant heroes from the scholarship providers without having to spend money to buy assets. Wow, yon. So kayo, kaya mo nyo mag-hire ng assets such as plant heroes from scholarship providers po. Job market will be fun. So, abangan natin yan, ano, mag-update naman yung mga websites and yung kanilang mga socials announcements. Ano. Job market will be fun. Plant Exodus is an in-game job market. Scholarship providers can share their earning opportunities on that and wait for the applicant. Detailed information will be disclosed soon. Okay. Marketplace, of course, alam naman natin, nakakabili, nakapag-trade, mapagbenta dyan sa marketplace. May gacha boxes, may land, at napakadami. Tokenomics na lang, check natin, para hindi na tayo magtagal din. The tokenomics, ayan, medyo maliit, pero may public sale sila, which is 1%, 10 million peso token, peso ba yan? And private sale, 100 million. Game incentive and staking, 300 million Pixo, ecosystem fund, meron po silang liquidity na 20 million. Total supply po niyan ay 1 billion. Okay. May hard cap po yun na $2,750,000. Initial market cap po niyan ay $750,000. 40 man advisors. Ito yung sila kanina nabasa natin. Alright, pero wala talagang links. Partners and official channels nandito po sa white paper.
plantexodus.com. Email nila hello at plantexodus.com. My YouTube, Twitter, Medium, Reddit, Reddit, Discord, Global, Global, Telegram, Facebook, and Facebook group, mga lods. So, yan, ano pang hinihintay nyo? Check nyo. Always do your mga lods, ano? And again, don't forget to follow our channel. Mag-update tayo about dito. Maraming maraming salamat. Till our next upload, mga lods. Paalam.